Okay, so may clean na rin tong isa guys, tong isang side. So papalitan din natin to. Okay guys, welcome back po sa ating YouTube channel. Now marami pong nagtatanong dito kahit sa mga previous video ko. So gusto nila makita paano daw magpalit ng bushing, dahil sabi nila nung sa una kong nilabas na video is kinat ko daw yung pagpalit. Actually, yung pagpalit ng bushing guys is diskarte lang naman yun kung paano nyo gawin. So wala pong standard na paggawa ng pagpalit ng bushing. So depende na sa inyo kung paano nyo kalasin at kung paano nyo ikakabit yung bushing. Basta ibalik nyo lang ng maayos yung mechanism niya dito sa loob. Pero dahil po marami pong gustong makita kung paano natin ginawa yon, so gagawin natin ngayon, magpapalit tayo ng bushing. Pero ano bang mga dahilan bakit magpapalit tayo ng bushing? So unang-una, minsan yung wash motor ay umuugong lang. So bakit siya umuugong? Dahil maluwag na po yung ano, yung holder ng bushing, or gasgas na yung bushing. So may play na siya. So ito, umiikot naman siya guys. Okay, so ito yung motor na ginagamit ko palaging sample sa mga ginawa nating video. So okay naman yung ikot niya, pero kung pansinin natin yung andar niya is medyo maingay siya. Okay, so susubukan natin siyang pandarin at para marinig ninyo kung ano ba yung ingay na makreate ng wash motor na ito. Okay, so plug ko muna. Ayan. And then papandarin ko siya guys. Ayan. Okay, so umandar siya. So gamit itong 3-wire timer natin. Ayan. So minsan guys, hindi siya masyadong maingay. Minsan naman ay umiingay siya. Lalo na kapag matagal ng pag-andar niya. Ayan. So kung mapapansin nyo, medyo maingay. Parang meron siyang gas-gas na dun sa bushing niya. So hindi lang masyado marinig siguro sa video natin. Pero kung sa actual na pakinggan natin is talagang meron siyang ingay guys. Okay? Ayan, so off ko muna. Now kung pansinin natin, itong shafting niya, ayan, so umaalog siya konti. Okay? So hindi naman gaano kalala yung ano, yung ingay niya, tsaka hindi na siya umuugong. Nung dati, yung ginawa ko ito is umuugong siya. So ang ginawa ko is hindi ko pinalitan ng bushing, hinigpitan ko lang yung holder ng bushing niya. So bakit ba magkakaroon ng problema yung bushing at saka yung kanyang holder? Kasi kapag may load na ito, hinahatak niya yung belt ng ano, ng drum. So itong portion ng bushing na ito, ito yung bushing na mas mabigat yung iniikot niya, dahil nakabelt ito dun sa ano, sa drum ng ano, washing machine. Okay, so para marinig nyo guys, siguro tatapat ko itong microphone ko. Okay, tanggalin ko muna. Paparinig ko sa inyo guys na meron siyang alog. Okay. Ayan. So may alog na itong bushing niya. Ayan, sana po ay narinig nyo. Okay, so medyo maalog na yung bushing niya. So ito yung gagawin natin ngayon. Bubuksan natin to, and then papalitan natin ang bushing. Okay guys, so ito na, natanggalan natin yung ano, yung casing ng ano, wash motor. So kung pansinin natin yung bushing niya. Ayan, so meron siyang konti lang namang nagasgas. Pero kung pansinin natin, kung ibalik natin yung kanyang rotor, ayan. So kahit yung sa likod yung ikabit natin. Ayan, so meron na talaga siyang play, ayan.
Ayan, umaalog-alog na siya, guys. Okay. So, umaalog-alog na yung shafting natin dito sa rotor. Okay, so balik muna natin. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, guys. Ayan, so may alog na po yung ano, guys. Itong kanyang bushing. Ayan. So, ito yung papalitan natin. So, check din natin itong isa. Okay. Okay, so may play na rin itong isa, guys. Itong isang side. So, papalitan din natin to. So, may alog na rin yung ano, bushing niya dito sa kabila. Okay. So, itong dalawa yung papalitan natin. Okay, so paano ba to palitan, guys? So, meron akong ginawa dito dahil wala po akong metal. So, kahoy yung ginawa ko. So, binutasan ko siya para pag ilapat natin itong kanyang ano, cover, ayan. So, dikit na dikit siya dito. Wala din ito, ayan. So, para pag pinukpok natin siya, ay hindi siya mag-move. Okay. So, uunahin natin to. So, sa pagtanggal dito, guys, pupukpukin lang natin to para mag-open itong mga holder niya. Ito. Ayan. Okay. Okay, so natanggal na natin siya, guys. Ayan. Kukunin ko itong holder. Okay. Ayan. So, ito yung bushing niya. Ayan. So, itong foam niya. Kung mapapansin nyo. Ayan. So, tuyong-tuyo na siya, guys. So, ito yung dapat nilalagyan natin ng oil para mag-lubricate siya palagi dito sa bushing. Okay. So, ito yung bushing niya. At dapat hindi nyo kalimutan na ibalik ito. Ayan, itong maliit na, ayan, so focus natin, ito siya, ayan, so dapat hindi nyo ito kalimutan dahil ito yung nagbubuhat ng bigat dito sa rotor. So yung rotor natin, ayan, dito ito nakalapat. So dapat pag ikinabit nyo itong, pinalitan nyo ito ng bushing, dapat din nyo kalimutan na ibalik ito. Okay, so meron akong nabili dito, dalawang bushing. So, ang problema lang nito, guys, is parang hindi siya pareho. Okay? So, wala siyang parang ganito dito sa bandang itaas. Pero, yan, the same lang naman. Ito na lang yung try natin ikabit dahil wala talaga akong mahanap na ganitong klaseng bushing. Now, kung titignan natin, ayan, papakita ko sa inyo. Ito yung kanyang plate. Ayan. Hindi pa naman siya masyadong gasgas. Okay. Pero may kunting play na siya, guys. May alog na siya. Ayan. Okay. So, kakabitan muna natin to bago natin kalasin yung isa. So, ito yung luma. Kakabit natin tong bago. Okay. So, bago natin ikabit ito, balik natin tong kanyang ano. Ayan, ito siya. Ayan. And then, wag natin kalimutan itong foam. So, dapat itong foam, babasain natin ng oil. So, kahit ano lang, engine oil, pwede na yon. Mas maganda pa nga yung engine oil, guys, dahil hindi siya mabilis matuyo. Ayan, so, babasain natin. Then, balik natin dito. Okay. So, pupunasan muna natin ito konti. Ayan. Lagay ko itong foam.
And then itong bagong bushing na ipapalit natin. And then balik na rin natin itong ano, kanyang holder. So nung dati, maraming nagtatanong kung paano ko raw hinigpitan yung holder ng bushing. So ginawa ko is parang ganito lang, tapos pukpok nyo ng konti sa loob, ganyan, para humigpit ulit. Halimbawa, lumuwag yung holder. Kasi wala akong mabiling holder dito, guys. So, ayan. Babalik natin. Okay. And then, gagano natin ulit yung ano. Huwag naman masyadong malakas. Baka mag-deform yung dito. So, dapat hindi ito mag-deform. Kaya balik natin konti. Ayan. Okay. Ayan. And then, pupukin na natin siya, guys. Okay. Then, lagyan natin siya ng oil. Ayan. And then, try natin siyang... Ayan. So, naibalik na natin yung kabilang side, guys. So, talagang okay na okay yung smooth yung ano. Wala talagang alo, guys. Okay. And then, yung kabila naman yung ano. Yung tatanggalin natin. Ayan, so natanggal na siya, guys. Okay. So nung una, ito yung ginawa ko, guys, is binalik ko siya, pinukpok ko siya ng konti para maghigpit yung holder. Pero huwag naman masyado, baka mahirapan na kayo pag binalik nyo dito. So ito yung bushing na medyo malala yung problema niya. Okay. Ayan. So kung pansinin natin, ayan. So sobrang alog niya, guys. Kaya medyo maingay. At saka, kung pansinin nyo, guys, is tuyong-tuyo yung kanyang foam. Ibig sabihin yan is wala na siyang lubrication. So baka siguro, dahil umiikot pa naman yung motor natin, nag-create lang ng friction itong metal to metal. Kaya medyo maingay siya. Okay, so yung ipapalit natin, yan, ito pa rin. So medyo may kaibahan sa original. Pero dahil kailangan na siyang palitan, guys, so ito na lang yung papalit natin. Okay. So, ito yung bago. Ayan. So kung pansinin natin is wala talagang alog. Okay. Ayan. So babasain natin itong ano, guys, itong kanyang foam. Ayan. Okay. So lagay natin. And then itong ating bushing, guys. Okay. So, kung pansinin natin tong bushing na ito, guys, para siyang universal. So, kahit anong side yung iuna natin, so, pwede lang. Okay? And then, balik natin itong ano, holder. Then try natin siyang check. Ayan. So ito, guys, mapapansin natin na hindi na talaga umaalog, guys, kahit konti. Ayan. So babalik natin.
Okay guys, so naibalik na natin siya guys, itong assembly niya. So talagang okay na yung ano. Ayan. So kahit alugin pa natin, so wala na talaga siyang play. So halimbawa pag nagbalik kayo nito tapos may tigas siya ikutin. So ang technique lang guys is pupukin nyo lang ng konti itong casing niya. Pagka nag-align na yung bushing at saka shafting, ayan, so talagang malambot na ikutin yan. Okay, so naibalik na natin, so subukan natin siyang pandarin ulit. Ayan, so ibalik ko lang itong kanyang connection. So kung hindi nyo pa alam kung paano mag-connect nito guys, bisitahin nyo lang yung mga video ko dun sa video list ko. So maraming video dun tungkol sa pag-connect ng washing machine. So ito yung kumo niya. So ang kumo is direct talaga yan sa supply. So kung pansinin natin, ayan. Galing sa power cord natin. Okay. And then itong kanyang forward at saka reverse guys. Dito nakakonect yung kapasitor. Yung dalawang wire ng kapasitor. Okay. So, kakabit ko muna ito dito. Ayan. And then, itong blue. Dito din natin ikabit yung isang wire ng kapasitor. Okay, so, bisitahin nyo na lang yung mga video natin sa aking channel para sa wirings nito. So, hindi ko na-elaborate pa ng maigi yung tungkol sa wirings dito. Ang importante sa ngayon is matesting natin yung ginawa natin na pinalitan natin ng bushing. Okay. So ating saksak, ayan. And then pandarin natin siya. Yan, so yung andar niya guys ay smooth na smooth, okay? So lalagyan ko muna ng indicator para mas makita. Okay, so saksak natin. Ayan. So smooth na yung andar niya guys. Wala na yung parang kiss-kiss ng metal. Dahil hindi na po umaalog yung ating shafting. So okay na siya guys. Napalitan na natin siya ng bushing at gumagana na. Maayos na yung andar niya. Okay, sa mga bago pa lang nakabisita dito sa akin channel, sana po ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin sa notification bell para pag nag-upload ako ng mga bagong videos ay inotify kayo ni YouTube. Maraming salamat po sa inyong panonood.